kayong buhay, magkakaroon tayo ng gender reveal. Hi guys! Yes, may kasama na naman ako guys. Siyempre, ito ay aming gender reveal. And today guys, magkakaroon tayo ng gender reveal. As you can see naman at the back, sa ating background. And before tayo mag-start guys, mayroon akong story about sa aming gender reveal. Actually, we're planning talaga na magkaroon ng gender reveal na hindi namin alam pareho yung gender ng baby namin. But ang nangyari guys is yung OB ko nakalimutan niyang isulat sa aking ultrasound paper yung result ng gender. And last time nung pumunta kami doon, I told her na huwag sabihin sa akin and to my mother-in-law. But after my check-up, pagbalik ko dito sa house, naisip ko na ako na lang ang makakaalam and isusurprise ko na lang sana si husband sa gender. But ang nangyari, nung pag-check ko ng papel, nakalimutan niya palang isulat. And wala akong choice kundi tawagan si OB ulit. And dahil yung sasagot ng phone do sa ano nila sa clinic is hindi marunong mag-English, kaya pinakausap ko dun sa aking mother-in-law. And ang nangyari, nakausap ng mother-in-law ko yung OB ko and nasabi ni OB kay mother-in-law yung gender. Kaya alam na rin yung mother-in-law yung gender ng baby namin. And after that, si mother-in-law, hindi ko nasabihan agad na huwag sabihin kay husband kasi isusurprise ko sana si husband for gender reveal. Pero ang nangyari, nasabi na niya bago ko ba naisip na sabihin kay mother-in-law. Kaya yun, pareho po namin alam kung ano po ang gender ng baby namin ngayon. And ang isusurprise na lang namin is kayo, yung mga viewers namin, and also my other friends, yung mga ibang relatives ko, hindi pa nila alam kung ano ang gender ng baby namin. Nag-post ako guys sa aking Instagram, sa aking YouTube community. Sa aking YouTube community, mostly ng vote nila is baby boy daw. And sa aking Instagram naman, sabi, mostly ng vote is baby girl. And sa aking mga friends and mga kakilala, sabi nila is boy. Mostly ng mga maybe 90% or 80% ng mga bumoto is baby boy ang hula nila sa gender ng baby namin. Ito guys, ang result, ito ang ultrasound namin guys. Ito yung last ultrasound ko last time. And nakalimutan ni Ubi ilagay dito yung gender. Kaya yun, yun yung nangyari. And today guys, before tayo mag-start mag-pop ng balloon, sasabihin kasi diba may mga paniniwala ang mga matatanda tungkol sa magiging gender ng baby or sa gender ng baby. Depende daw kung ano, makikita daw yon sa appearance or sa mga gustong kainin ng mommy. And ngayon guys, sasabihin ko sa inyo yung mga list ng mga paniniwala ng mga matatanda and lalagyan natin ang vote kung ano yung mga, kung boy or girl yung mga paniniwala na yun. Okay? Mag-start tayo. Magsasabi ako ng mga paniniwala ng mga matatanda and then sabihin namin kung ganun ba yung ginagawa ko or ganun ba yung gusto kong kainin. Okay. The first one, sweet versus salty. Sabi nila kapag daw mahilig sa sweet, girl daw ang baby. If you like salty, sabi nila boy daw ang baby. How about, what can you say about that? I like sweet or salty? Like sweet. Yeah. Really like sweet. Mas madalas ako kumain ng matamis, guys. And what the food that I really like to eat? So what kind of sweet food? Ice cream. Ice cream. Oh, guys, when it comes to ice cream, pero hindi naman palagi. Pero yun talaga yung hinahanap ko, ice cream. And sabi nila, girl daw kapag ka mahilig sa sweet. And 1 point na yung girl. And the next one naman, garlic test. Sabi nila kapag daw nakakakain ng ambuntis ng garlic pero ayaw ng amoy, ibig sabihin daw noon is girl. I don't like garlic ba? You cook every day? Yes. Mahilig ako, hindi ako masaya sa amoy ng garlic, guys. Lagi nga ako nagluluto ng may garlic, kaya 1 point para sa boy. Kasi ang pag daw masayang ka sa amoy ng garlic, it means girl daw. Kaya boy, 1 point sa girl and 1 point sa boy.
The next one is morning sickness. So early pregnancy daw, kapag daw ang buntis ay morning sickness, ibig sabihin daw nun is, girl, what do you think about my morning sickness? Do I have morning sickness? The morning, like I'm vomit or I feel nausea, no? No. Don't have. Only afternoon, diba? Only in evening? Only sometimes. Diba, I feel sometimes I vomit. Sometimes. Hindi ako maselan, guys. Wala akong morning sickness. And pagkahapon naman, hindi ako araw-araw nagsusuka. Hindi rin ako araw-araw nahihilo. Wala akong mga ganun. Kaya, next points is sa boy ulit. 2 points para sa boys and 1 point para sa girl. Pregnancy glow. Sabi nila, kapag daw glowing, ano ba? Pag blooming daw ang buntis, ibig sabihin daw ay girl ang baby. What do you think? My face is ano ba? They said if the face of the mom is glow and it means inside is girl. No, not glow. Hindi naman ako masyadong palaayos, guys. Actually, tamad nga ako mag-ayos eh. Hindi ako palaayos. Pero sabi nila, maraming din sabi na mukha daw girl. Pero hindi talaga ako palaayos, guys. Hindi, piling ko lagi akong haggard. Yun. And I think 1 point para uli sa boy. Okay, guys. 3 points na ang girl and 1 point pa lang ang... Ay, hindi. 3 points na ang boy, 1 point for girl. And next naman is yung partner's weight gain. Sabi nila, kapag daw tumaba ang husband, they said, if the husband is getting fat, it no. Means the baby is girl na. No, they said. No. Hindi siya tumataba, guys. Ito yung katawan niya. Ganun pa rin yan. Kaya, boy. Another 1 point for boy. Oh, dami ng points ni boy. 4 points na yung boy, 1 point for girl. Moody versus Mel. Sabi nila, pagka dong moody, ibig sabihin daw nun, is girl ang baby. I'm moody ba? I'm always angry ba? Or change my mood? I'm always angry and happy? Yes? Yes, oh, yes daw. Oh, baka yes ha. Baka yes ka. You look like really yes ha. Yes. Yes daw, moody. Moody, hindi naman masyadong moody. Do I moody ba everyday? No? Sometimes, but moody nga talaga, guys. Especially nung first trimester ko. Yan. Kaya 2 points for girls and 4 points for boy. And then the next one is sa carrying high versus low. Kapag daw mataas yung chan, it means daw girl. Kapag naman daw mababa ang chan, it means boy. Do I look what if my stomach is higher or lower? Now it's lower. Ngayon, guys, lower na siya, pero but only now, diba? Before, higher. Before is higher. Ngayon, bumaba na siya kasi 7 months na. But before, guys, mataas talaga siya. Kaya, 1 point again for girls, 3 points for girls na, and 4 points for boy. Okay, so next naman is heart rate. Sabi nila, kapag daw faster than 140 beats per minute, ibig sabihin daw nun is baby girl. Hindi nilagay ni OB ko dito, guys. But yung last result ko, guys, ang sabi ng OB ko is 140 plus. Kaya, the points is for girl again. Both 4 na sila, guys. Boy and girl is both 4. Yun lang, guys, yung mga paniniwala ng mga matatanda. Yan lang, guys. 4 points for boys and 4 points for girls. Dahil both same sila, naka 4 points. Mag-start na tayo mag-pack ng balloon. Tingnan natin kung ano ang laman ng balloon na to. Okay? Si Asba na lang magpuputok, guys. Kasi takot ako magpuputok ng balloon. Gawin ito. Pack na lang. I don't like it. Uli yun. Okay, guys. Magpapak na tayo, guys. Magpuputok na tayo ng balloon. Si Asba lang magpuputok ha, kasi natatak. Wait lang. One, two.
baby girl. Guys, dyan lang po natatapos ang aming video for today. Thank you for watching. And kung meron kayong comment, guys, or suggestions na gusto nyo gawan ko ng video sa aming next vlog, just comment down below. And para ma-update kayo, guys, sa aking mga latest video, please like and subscribe. And press the notification bell para kayo ay ma-update sa aking latest video. Okay, guys, welcome sa aming baby girl. Bye!